Usapang kalusugan naman po tayo mga ka-Rispin Audrey. Ang heart attack po, ang isa sa mga pinakakinatatakutan ng nasakit na marami sa atin dahil ika nga nila, traitor ito at bigla nilang nararamdaman ng hindi na mamalayan. Isa po itong life-threatening emergency kaya dapat ay lagi tayong handa at alam natin ang ating gagawin kung sakaling tayo o ang ating kakilala ay makaranas ito. Para bigyan po tayo ng iba pang detalye patungkol sa heart attack ay makakapanayin po natin si Dr. Joseph Quaresma, isang cardiologist. Magandang umaga po, Doc, at welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning to everyone, especially sa inyong mga tagapakinig. Alright, Doc, this is Profi together with Audrey. Siguro we want to first, what is heart attack, Doc? At ano po nangyayari sa ating puso? At ano po naging sanhi nito? So, ay very important yung heart attack kasi ito ay isa sa mga pinaka-common na cause ng pagkamatay ng ating mga kababayan, no? And of course, ang ating mga risk factors would include, number one na dyan is age, and yung classic risk factors, no? Including hypertension, diabetes, smoking, and obesity. So when you say heart attack, this is a medical term also known as myocardial infarction. So it occurs when you have a blockage or pagbara doon po sa daanan ng dugo sa ating puso. So it is caused by blockage, clot formation, and it has been forming throughout the years. So importante po na ating mapakinggan na ito pong heart attack ay hindi po nangyayari ng biglaan. So it has been a silent disease. Silent, no? Throughout the years through the accumulation of plaque materials and clot sa ating mga ugat, sa ating puso. So, silent, ano? Yung meron na palang mga sintomas, pero hindi natin pinapansin. Again, Doc, mari mo bang pakilinaw ano itong mga posibleng sintomas na in the future, aatakihin ka na pala sa puso para maagapan ka agad? So, you have what you call mga classic symptoms. Alam niyan, yung chest pain. So, there is a universal sign of chest pain na kung saan humahawak ng isang tao sa dibdib. And you also have the atypical or the non-classic symptoms. No? Nangyayari ito sa mga taong elderly at mga diabetic at mga babae. No? So, most of those symptoms are atypical or non-classical, including shortness of breath. They would also present with palpitation, even back pain, sometimes abdominal pain. So, hindi po classic sometimes ang ating mga symptoms, no? But the more classic symptoms is yung chest pain or paninikit ng dibdib. So, be of the wary, lalong-lalo na yung mga taong may risk factors. Sasabihin ko din, family history. Okay, so if you have a family history, a first degree relative who had a heart attack, especially at the early stage, ito po mga kamag-anak natin na may ganitong lahi, and malamang tayo po, maaari meron din pong ganitong posibilidad. So, maaari po lamang na magpatingin agad sa ating mga doktor. Alright, Doc, we understand may iba't ibang klase ng heart attack. Kwentuhan niyo po kami kasi meron kami nakita sa teleserye, yung biglang mahihimatay. Meron naman, nabanggit ko kanina, tahimik lang. So, Doc, what are the different kinds of heart attacks? So, again, sasabihin ko din, no, hindi lang pala dahil lang sa bangano, sa dibdib or sa ugat sa puso ang cause ng heart attack, no? Meron din po tinatawag na non-occlusive o yung hindi nagbabaka yung ugat, no? So may mga common causes din yan, including yung mga non-ischemic, no? Kasama rin po dyan ang anxiety, depression, emotional stress, no? So this can also precipitate heart attack, no? Not only yung classical symptom. So meron po tayong at least tatlong types. Number one po yung ST elevation myocardial infarction na kung saan may total blockage po dun sa ugat sa ating puso. So yung ECG finding po, meron pong classic ECG finding ng ST elevation. And itong klaseng MI po, kailangan po talaga na immediate yung treatment and crucial na ma-restore yung blood flow. Yung isa pang klase is yung non-ST elevation MI. So there is partial blockage of your coronary artery o yung ugat sa puso. And again, this is still be a serious condition we're in. You really need to be in the hospital to restore your blood flow. So ang treatment dito, later on, would include restoration of the blood flow and removal of that blockages. Well, kanina, Doc, nabanggit mo yung edad, ano? Na minsan, pag may edad na, mas at risk dito. Maaari mo bang sabihin, sir, kung ano po yung age range
na pwedeng posibleng tamaan ito dahil recently lang meron tayong kaibigan sa media, dating taga PTV4, si Chino Trinidad, na natake sa puso. May kaibigan din ako kasing edad ko lang, umatin ako ng burol nung nakaraang linggo. No? Bata pa. Pabata ng pabata, inaatake sa puso eh. May age range po ba kung saan mataas yung possibility ng heart attack? So, syempre, risk increases with age. So, more so, lalo na sa ating mga senior citizen, no? When you go into this age range, 50, 60 and above, mas nag-i-increase po yung risk natin. However, sa panahon ngayon, hindi lang po yung ating kinukonsidera, no? Your ating classical risk factors, including, sinabi ko kanina, smoking, okay, stress, obesity, o yung pagiging matanda, and of course, high levels of cholesterol and sugar. Yan yung po. So, hindi lang po yung age ang tinitignan natin. No? So, if you are becoming fat, if you're sedentary, if you're a smoker and you're hypertensive, even at the early stage, no, even at you are younger, then you could still develop heart attack. So, maaari po na dapat talaga na mapigilan or ma-prevent or ma-control natin itong mga risk factors ito para po hindi umabot dun sa atake sa puso. Well, pero meron, Doc, may mga kakilala ko yung atake sa puso. Maayos naman ang pangangatawan, hindi naman katabaan, no? Nag-gym pa, nagbibisikleta pa. Bakit po ganun? Ano yung isolated case ba yun, Doc? I think baka po hindi siya na-check, okay? So again, sometimes these are asymptomatic, hindi na-check. There is also the possibility that there is sudden rupture. Nangyayari po yung tinatawag na coronary rupture sa trauma, sa sudden burst of exercise, no? So may mga pangilang nilan at rare occurrences na nagkakaroon ng tinatawag na coronary rupture or even yung sudden occlusion because of sudden surge of emotions or sudden activity, no? So pero napakabihiran po ng mga ito. Kailangan pa rin natin ma-identify yung mga classic risk factors na tinutukoy ko kanina. Siguro regardless kung ikaw ay talagang you're practicing healthy, eating healthy foods, dapat yearly o nagpapa-check up talaga dapat sa doktor. Mm. Well, Doc, mas mataas ba ang tsansa na magkaroon ulit ng heart attack ang isang taong nakaranas na nito noon? Okay, so syempre pag ikaw inatake sa puso, kailangan ang treatment po dyan is ma-restore yung blood flow na yon, mm-hmm, being hopefully hindi bypass or doing what you call angioplasty or yung stent, no, so pag sa ugat sa puso. Yes, maaari po ulit yung maulit, no, lalong-lalo na po if you have the risk factors, no. You have to really control yung risk factors na tinututukoy ko. So yung sugar, kailangan control. You have to bring down your weight. You have to stop smoking. And you really have to be more active, no? So, in doing that, then the risk of recurring is lesser. So, kailangan po talaga natin makontrol yung mga risk factors na sinabi ko. Mm-hmm. Well, Doc, paano natin malalaman kung tayo'y inaatake na pala sa puso at hindi lang basta pangkaraniwang pagsisikip ng dibdib? Okay, so, agree ako doon sa unang sinabi ni Sir kanina na kailangan talaga magpa-tests initially, no? So may mga non-invasive tests kami, including ECG, 2D echo, of course yung chemistry, blood test, and yung stress testing. So these are the non-invasive tests that we could, no? We could try to identify yung mga pasyente na may risk na pagkakaroon ng atake sa puso. In terms of mga symptoms, no, we have to be wary of these atypical symptoms, no, yung mga chest pain, sometimes yung shortness of breath, no, and immediately you have to go to your doctor, no, be an internist, cardiologist, para po mapapatest po natin agad na a more important test po yung tinatawag na ECG or electrocardiogram para po makita natin kung may mga signs na ng ischemia or ST segment changes doon po sa ECG natin. Naku, tayo po mga Pilipino, napaka-resilient natin. Hanggat nakahinga tayo, hindi tayo pupunta sa doktor. Mas maganda po magpa-check up tayo. Minsan kasi hindi natin alam, anxiety attack ba to? Yung pala, heart attack na. Ito nga, Prof. No? Oh. Yung minsan hindi mo alam, akala mo heartburn lang, posible palang atake na sa puso. Kaya magpa-check up talaga dapat. Doc, ano po ba ang dapat gawin kung makaranas sa heart attack ang isang tao? So, again, this is an emergency, no? Lagi natin tatandaan na ang heart attack is an emergency. You really have to go and see your doctor. And at syempre, emergency room yan, no? To identify or to know what type of heart attack ang nangyayari. Again,
dalawa yung common or tatlo, pero dalawa yung talagang pinaka-importante, yung ST elevation and non-ST. When you say ST elevation, kailangan po immediate reperfusion or immediate restoration ng blood flow ang kailangan. So, ang mga hospitals po natin ay capable naman po na mabigay yung immediate care, no, be it by medication or sana hindi humantong sa possible bypass or a possible angioplasty. Ito, para po sa kalaman ng lahat, para na rin magkaroon tayo ng pag-iingat. Doc, paano po ba natin mapapanatiling healthy ang ating mga puso? So that's a very important na factor. Kailangan pa din is prevention. I think prevention is the more important key. At it starts with our lifestyle. No, we have to be really active. No, ang aming recommendation, of course, diet. Mayroon tayong recommended diet including DASH, D-A-S-H, Mediterranean diet. Kumain ng tama, mag-ehersisyo, no, at least 3 to 4 times a week, no, at least 30 minutes a day of moderate exercise, no. So moderate, hindi po yung walking lamang, no. Kailangan talaga natin mag-exert ng effort para gumalaw. And of course, we have to stop yung ating smoking, yung ating mga sedentary lifestyle, and be always on the lookout for these symptoms. And please see your doctors to identify these symptoms and risk factors. May kulang na isa. Ano? Maging loyal, Audrey, yan, para maging healthy ang iyong puso. Huwag diba, kang no? Mapanakit. Oo. No? Dahil dyan, Dr. Joseph, maraming salamat po sa pagbibigay linaw sa mga impormasyon tungkol sa heart attack. Malaking tulong po ito, panigurado, sa ating mga ka-RSP. Maraming salamat, Doc.